sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Account na kanyang itinuturing ng tunay daw na pagbabago o magbabago ang ating bansa ay sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Parang insabihin niya, kay Duterte siya naniniwala talaga, hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ito may mga hugot na gano'n. Kaya nga, artistang politiko, hindi mo alam mo kung ano talagang direksyon eh. Ang sinasabi niya sa harap ng publiko at sa social media, si Duterte, Inday Sara Duterte, ang siya raw pag-asa ng bayan, siya daw ang tunay na makakapagbago dito sa ating bansa. Wow! Ay, nung isang araw lang, may sinabi siya na maganda yung ginawa ni Pangulong Marcos dahil nagdesisyon na tinanggal yung floating barrier dyan sa baho Pasinlok Sambales. Ay, di ba? Nandun na siya eh. Tapos ngayon, biglang ito ang kanya sasabihin na si Sara Duterte raw ang siyang tunay na magbabago, magpapabago ng ating bansa. Eh, ano ibig sabihin nun? Eh, kasama siya sa unit din. Eh, bakit namamangka siya sa dalawang ilog? Dalawang ilog kasi minsan may statement siya pabor kay Pangulong Marcos, tapos ngayon biglang kay Vice President. Ay, si Marcos pa ho ang presidente. President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kasalukuyang presidente. Until lang. Di ba? Ang linaw nun. Eh, bakit yung pangalawang pangulo ang kanya sinasabing siyang siyang tugon at makakapagsalba sa bayan? Eh, Vice President pa lang yun eh. So, kayo, ano inyong masasabi sa galaw ng aktor politisa na ito? Siya ba eh, kapanipaniwala pa o talagang hindi na dapat paniwalaan yung mga ganon? Or, yun na nga, tinatanong ko, siya ba'y nagbibiro? Siya ba'y seryoso? Nang bobola ba siya? Balingbing ba siya? Nagsisipsip ba siya? O wala lang, lutang? Lutang? Ganon? Eh, ilang araw lang. Kaya parang 2 days ago, sinabi niya, okay yung ginawa ni Marcos, ni Pangulong Marcos. Eh ngayon, si Sara Duterte na yung kanyang, well, parang gulahan na dating. Senador yan, ha? Senador. Ginawa niyo senador. Ayan. Anong ginagawa niyo? Showbiz na showbiz ang dating. So, kayong mga mamamayang Pilipino, kayo po ang malayang makapagsuri. Paano ba itong landas na ito na ating ginagalawan? Ang problema sa West Philippine Sea, seryosong bagay. National, international, national security na yan. Kasi may banta na yung China sa atin. So, national security concern na yan. Alam na yan ang intelligence community at ang mga national security advisor ng ating Pangulo. Alam nila yung galawang yan. Pero itong mayroong senador na ganito ang sitwasyon. Hindi lang po yan. Marami tayong problema sa ekonomiya at iba pa. Nandyan pa rin ang climate change, nandyan po ang problema sa kahirapan, nandyan ang problema sa kung ano-ano problema ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mataas na bilihin, problema sa buong mundo. Mataas na fuel, problema sa buong mundo. Hindi naman tayo lang. Kaya katapos yung senador actor, eh, ganito ang mga galawan. Ewan ko talaga, ano ha? Kaya again, sa maraming anggulo, maraming dapat na pagbabago gagawin tayo mga Pilipino pag araw ng eleksyon o pag dumarating ang eleksyon. Matuto na kayo. Sintabi na po. Ako, hindi ako sumasama sa mga ganyan kasi alam ko yung pinag-aaralan ko kung sino ang karapat-dapat. Kaya nga, lagi akong talo sa eleksyon. Hindi ako nakakakuha ng majority ng mga senador ay nanalo kasi binuboto ko ay gusto kong matino pero ayaw manalo. Kaya habang nakikilala natin ang politician, actor politician, si Robin Padilla, nagiging wake-up call sa lahat ng botanteng Pilipino ang nangyayari nito. Para ko sa susunod na eleksyon, alam nyo na ang inyong gagawin. Para sa bayan, para sa kinabukasan, para walang sisihan, para hindi kayo nasasya. Ako expected ko na yan. Kasi national ang Senado. National
ang talakayan dyan. Batas. Paggawa ng batas. Policy. Hindi lalo siguro pag ang pinag-uusapan dyan ay treaty. O kaya yung impeachment proceeding o impeachment court or mga judges sila. Kasi ganyan po yan. Ang trabaho ng Senado, mataas. Kung merong impeachable official na karating sa kanila, sila yung mga judge. Sila yung magdidesisyon. Sila yung magtatanong. Sila yung magdidecide kung impeach o hindi ang isang impeachable official. Senado yun. Pag mga treaty, international law, treaty, pagpapatibay ng kasunduan sa international, dadaan sa Senado ang treaty. Tratado kung tawagin. Wala pa tayo doon. Wala pa. Ang pinag-uusapan, West Philippine Sea pa lang. Pero ang politician actor, anong nangyari? Diba? Yan ang sinasabi ko. Ang Senado ay national. Kaya dapat hindi gwapo, hindi maganda, hindi magaling sumayaw, hindi magaling magsalita, hindi magaling mambola, hindi magaling mag-entertain ang qualification sa mataas na posisyon. Dapat may malawak, malalim na nalalaman sa national, international na issue. Yun ang kailangan natin. Hindi man tayo nagmamagaling, pero dapat nating suriin. 6 na taon ang isang senador. Kaya pag nagsisi ka, 6 na taon kang magsisisi pag nagkamali ka. Kaya gising-gising, mga Pilipino, tamang butante. Ano? Ang kailangan natin. Tamang politiko ang dapat nating ilagay sa mga national position. Okay? Diba? Okay, magagalit. O, nagpapakatotoo lang. Real talk. Sabi nga natin. Kasi, naawa ako sa inyo. Kasi sisi kayo ng sisi. At nandun na tayo. Maraming nagsisisi. Maraming gusto nang bawiin. Pero hindi mo pwedeng bawiin. Dahil ang senador, hindi yan impeachable official. Hindi yan kayang patalsikin. Pero pwedeng mag-resign. Ay, paano kung hindi mag-resign? Ay, di mananatili dyan. Di ba? Ang ethics committee ng Senado, pagka ganyan issue, political issue, hindi nila kayang, hindi magiging basihan yan para tanggalin. Pwedeng pagsabihan, pangaralan, kung ganun lang. Iba yung sa case ni Tevez sa Kongreso kasi yun, maraming issue yun, hindi lang politika. Pero sa Senado, pag about West Philippines, hindi ganun kala, hindi ako na kumbisidong yan magiging ground para tanggalin ng isang senador. Pero mag-resign, katulad ng aking naging topic na sa nakaraang mga video. Ano man ang posisyon mo, pag pinairal mo yung delikadesa, walang pipigil at walang makakapigil kung gusto mong mag-resign. Kahit taong bayan, pag gusto mong mag-resign, hindi ka mapipigilan. Kahit kapwa mo, senador, pag gusto mong mag-resign, hindi ka pipigilan. Dahil decision mo yan. Pero yung pagpapatalsik is another story. Hindi ganong kadali. Kaya ho, pagka tayo ay eleksyon, arali natin ang 10 ulit para hindi tayo magkamali at magsisi sa bandang uli. Dahil inuulit ko, pag nag-senador at nanalo yung senador na ibinoto mo at nagkamali ka, 6 na taon kang magsisisi. Stress ka dyan. Malungkot, di ba? So, wake up call lagi. Huwag kayo magtatampo sa akin. Sinasabi ko lang. Senador. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.